Hello. Welcome to my channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng dèsal or straw cells. Ayan. Sa sunod, ipakita ko sa inyo kung paano ako magtimpla. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo kung paano ako magporma. Okay? Ayan, nabilog-bilog lang yan siya. So, yung kilo niyan is 40 grams sa 2 kilo yan. 40 grams per piece. So, yung magawa mo, 2 kilo is mga 80, ganun. So, yan, bilog lang ganyan. Sundin mo lang yung yung pagbilog-bilog mo. Madali lang naman gawin yan. Ayan siya, bilog-bilog lang. Tapos, pagtapos ng bilog-bilog, na yan. Gawa na yan siya ng, ng toppings. Toppings lang yan siya, guys. Tapos, ng toppings niyan is margarine lang at saka skim milk. Yung ginagamit ko na, yung milk is powder milk. So, sa inyo na yan kung anong type yun ang milk na gamitin sa topping niya. White sugar, margarine, at saka milk lang yung topping yan. Yan, makikita mo yan mamaya dyan. Okay, guys. Dito lang yung voiceover ko kasi yan is parang walang boses kasi yan eh. So, parang hindi nyo hata marinig. So, dito mag-voiceover muna ako ng konti lang. Okay, guys. Keep watching. Thank you for watching. Bye-bye. Keep on watching on my video, okay? And subscribe. Don't forget to like and subscribe. And press the bell button. Thank you. Ganyan lang. Then. Ito na. So, gagawa tayo ng bali 40 grams. 40 grams. Ayan. Pero mas malaki yung iba na. Okay. Tama na to. Okay, guys. Ito naman ay cheese dèsal. Ayan. Ito. Dapat putol-putolin yan. Putol-putolin. Sino ba sa inyo ang mahilig mag-bakery? Mahilig gumawa ng Dati kasi ako nasa abroad din. 9 years nasa Singapore. At saka 3 years nasa Middle East. Sa Kuwait. So, nag-aral ako kung paano gumawa ng tinapay. Pero may background din ako. Dati ako taga-timpla ng tinapay sa mga bakery. Hindi ako baker, ha? Hindi ako baker. Dati nagtimpla ng tinapay sa bakery. Tapos natuto na rin. Natuto na rin. Ayan. Kaya pag-uwi ko dito ng Pinas, pag-for good ko, ito na lang yung naisipan kong inegosyo. Ito na lang yung naisipan kong inegosyo. Ayan. Putulin muna. 2 kilo to eh. 2 kilo to, guys. Ayan. Tapos, bilog-bilog lang yan. Ganyan lang. Madali lang ito gawin. Bilog-bilog lang yan. Yan. Tapos, ganyan. Bilog-bilogin. Lagyan mo ng yung vegetable shortening yung kamay mo nito.
para hindi siya magdikit. Ganyan lang yan. Tapos, ganyan. Kung gusto mo mag-business ng bakery, dapat ikaw mismo na may-ari. Marunong kang magkawa din. Para paglayasan ka ng ano, naliyasan ka ng baker mo, marunong ka. Ayan siya. Hey guys. Ganyan. Okay. Bilog-bilog lang. Bilog-bilog mo lang ganyan. Tapos yun na. Dapat may ano ka talaga, may kiluhan ka. Okay. Yan. Bilog-bilog lang muna natin lahat, saka papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng ano niya, toppings. Dapat meron kang lard para hindi siya magdikit. Ganyan. Bilog lang, bilog, bilog, bilog lang, ganyan. Yan. Ito yung cheese dèsal. Parang mas malaki to. Yan. Yan. Siya guys. Okay. Tapos ngayon, ito naman mamaya, igawa ko itong ano, yung pig pie. So ngayon, gawa tayo ng kanyang topping. Gamitan natin ng ano, margarine. So guys, margarine. Margarine. Margarine yan. Yan, margarine yan. Tapos lagyan natin ng margarine, lagyan natin ng white sugar. Yeah. 50 grams lang na white sugar. Tapos ito, gatas. The rest, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng milk. Ayan. Milk yan. Skim milk. Tapos ito, harina. Ayan, lang yan siya. Ganyan lang. Pakita ko lang sa inyo kung paano ako magawa ng kanyang toppings, guys. Yung cheese dèsal toppings, ha. Ganyan lang
siya. Ayan. Toppings ito ng cheese desal. I will show you how to make topping of cheese desal. Parang na to, na ano ako, napipilipit yung dila ako mag-Tagalog. Ano ba yan? Ilongga kasi ako, guys. Kaya, ito. Tapos, guys, di ba ano na yan? Okay na to. Ganyan lang yan siya. Ang texture niya, ganyan. Yan. So, yan. Gawin natin. Diba yan na yan? Kita ko lang sa inyo ha, paano mag ano. Yan na yan. Then, tingnan nyo. Ayan. So, guys, gatas yan. Tapos what to do is ganyanin na lang yan ang milk, basain na lang ng ano to, basain na lang ng gatas yan. Yan, basain na lang ng gatas. Ayan. Tapos, ganun lang yan siya, guys, dito. Sa ano. Ganun na lang yan siya dito. Ganyan lang. Ganyan lang siya, guys. Ayan. Kita ko sa inyo yan, cheese desal. Ayan. So, ganyan. So, ganyan to, guys. Okay? Ganyan lang. Tapos, i-bake mo na ito sa 180 degrees na preheated oven for 15 minutes. Okay? Ganyan lang. Okay. Ganyan lang siya, guys. Magkita ko lang sa inyo. Tapos, ilagay na lang yan dito. Dito na lang yan ilagay, guys. Lagyan mo na ng lard. Marinis na ito. Lagyan ng lard yan. Tapos, ganyan lang yan siya. I-arrange. Okay? Yan na.